Ayan. So, I'm currently recording na. So, this will be for our lesson today on blocks and layouts. So, ano yung number one? Anyone sa creating 2D templates? Ano nakalagay? Well, water closet. Wait, water closet. So, ang water closet is yung nating bowl or inyidoro. So, nandyan yung dimension. May commands dyan. So, sundan lang natin. Ang command is rectangle or rectang. So, follow the command. We have rect. Enter. Press enter. Specify first corner point. Pick point A, kahit saan kayo pumindot dyan. Then, other corner point. So, at 500, comma, 200. Then, enter. Okay, so, pag manonotice nyo, ang pick point natin is in this area. Ito. Itong point na ito. Diba? Dito tayo nag-point. Then, naglagay tayo at 500, 200. Saan ang 500? Yung unang point is an x-axis. This is 500. Yan. So, 500. Yan. So, yung una is 500, 200, enter. So, the una is x-axis, then the second number is our y-axis. So, paano po, sir, kapag ka negative? Yung una, nilagyan niya negative. So, nag-point ulit kayo. Then, you type at 500, comma, negative 200. Kapag negative 200, yung point natin is nandito, then pababa yung y-axis. So, the same sa negative 500. Pag nag-negative 500 kayo, yung object nyo is dito papunta. Okay. So, meron na tayong una na line ng ating water closet. So, let's go with step 2. So, step 2, we have ellipse. So, for the command for ellipse is EL. Ellipse. Then, specify axis endpoint of ellipse. Ay, pick point A. Yan, pick point A. So, this is the midpoint ng ating rectangle. So, kung hindi nyo pa na-activate yung mga midpoints nyo na snapping tools, paki-activate. Then, specify other endpoint of axis. So, type at 550 angle or the greater than, less than sign, then 270, which is the angle. Press enter, then specify distance to other axis or the width ng ating bowl. So, let's type 200 and press enter. Okay, so ayan, nakita na natin yung ating bowl. So, meaning, pag ginawa nyo yung kanina, line, kapag nag-ganyan kayo, nag-type kayo at 200, angle 45, yung line nyo is in a 45 degrees. So, kaya siya naging angle 270 is pababa yung inyong drawing. So, alternatively, pwede rin nyo siyang gawin na ganito. So, ellipse, EL, enter,
And select the first point. Ibaba nyo na lang siya na ganito. Type the distance, 550. Keep in mind na dapat naka-ortho kayo. So, 550, type in the distance, enter, then type in 200. Yan. So, you can do this also. If nahirapan kayo mag-at 550, angle 270, ito, mas mabilis tong ginagawa na to. Okay, so next we have step 3. Move. So, when moving, you can select anywhere naman, pero for the sake of mapadali, or may reference point tayo, let's select this one, then move it up. Okay? So, we'll pick point A, then at 50, angle 90. Ba, kapag 90 kasi is ito ah. Keep in mind 0. Eh nakita niyo sa cursor natin, naka 0. Pag in-up niya niyan is naka 90, then sa kabila is 180, then sa baba is naka 270. Okay, so 'yan yung mga angles na i-type niyo para mag-ikot dito. So kung nag-negative 90 kayo, halimbawa is 200 at 200 comma negative 90 angle angle ulitin ka. So line at 200 then angle negative 90, enter. So, syempre, bababa siya dito sa baba na to. Kasi ang positive 90 natin dito sa taas. Okay, gets ba yun? Yes po. Okay. So, this step 3, namove na natin to. So, alternatively, pwede nyo rin gawin itong ganito. So, move nyo. Pwede kayo pumindot dito, pwede dito, pwede dito, pwede dito. I-move nyo na lang dito na naka-orto. Basta kayo naka-orto, siguraduhin yung diretso. Then, type in the distance, so 50. Kung ayaw nyo ng ganun, pwede nyo dito nyo, para feel nyo na i-minumove nyo siya papunta dito. Then, type in the distance, 50. Or, any distance that you want. So, step 4, trim. So, in trimming, we have the cutting edge. Sabi ko nga dati, kung tinuro ko ang trimming, we have the cutting edge and the object being cut. So, when we type trim, meron na agad yan na matitrim dito. So, itong 2018, medyo luma. Kailangan mo pa mag-pick ng object na cutting tool. So, dito sa 2023 or 2020, automatic, ay lahat ng tools niya is naka-cutting tools na. Quick, standard. So, pipindutin nyo lang yon. So, kapag nasa ano kayo, 2018, you can use trim, then enter. Ganon. Then, pipindutin nyo na lang dito para ma-trim siya. So, since we have trimmed, step 4, we are done. We go to step 5. So, step 5, we have offset. So, nakalagay sa libro, we have document offset first before specifying the offset distance. So, offset, specify offset distance, 30, enter. Pick the object being offset. So, remember, ang pick natin dapat ay dito sa loob, hindi dapat dito sa labas. Bakit po hindi dapat sa labas? Kasi sa labas, yung i-offset natin nandito sa labas. So, dapat sa loob. Para pumaloob siya. Okay, so, pick natin sa loob. And, naka-offset na siya. So, ano ba ang alternative pa natin? Pwedeng gawin nyo, i-select nyo muna yung object. Then, click offset, specify the offset distance, enter, then click
And okay na siya. Yan. So kung halimbawa gusto niyo na alam niyo agad yung object na inyong i eto, halimbawa gusto niyo itong i-offset niyo, ito lang, and hindi niyo na kailangan na sa-select pa kayo ng iba't ibang offset. Ayan, diba, i-offset niyo to. Offset niyo na ganyan. So kung madalian lang kayo, select niyo na lang yung object, offset, distance, then pin dot. Yon. So parehas lang naman siya, nag-iiba-iba lang yung order. So, kung ano mas madali sa inyo, and what is more convenient in your process, you make it your own and develop it. Okay, so kayo naman ang magiging mabilis dyan in the end. And kung saan kayo komportable na process, yun ang inyong i-develop. So, next we have step 6. So, step 6, we have to explode itong ating rectangle na ito. So, how do we explode? We can either pick have X or explode. Then, pick the polyline and enter. So, it will be exploded. So, bakit po natin siya kailangan explode? I-offset po kasi natin siya. Kapag in-offset natin siya, katulad ng kanina, buong polyline yung na-offset. So, ano ba ang difference niya kapag naka-explode? Pag naka-explode siya, ang ating i-offset na line na ito, pababa. For example, offset. Offset distance is 50. Then, select the line. And click. So, isa lang yung na-offset niya. Hindi na damay itong nasa gilid. Okay. So, next we have step 7. Or step 8. Step 8, we have fillet. For fillet, we have the command F. F. Then, we check the radius. We have radius. So, radius is 50. Enter. So, pick A. Pick A and pick B. Ayan. So, the same with other one. Pick A, pick B. Okay. So, now, tapos na tayo sa ating water closet. Okay. So, any question sa water closet? Kung paano siya nagawa? Or may hindi malinaw sa inyo? Sir, paano nga po yung sa step 3 po, yung move? Okay, step 3 move. So, step 3 move, dito natin. Okay, so step 3 move. So, select nyo lang yung object na i-move nyo. Kahit saan naman kayo dyan mag-pindot. Kung dito mo i-narrow, naka-orto ha. Tandaan nyo, naka-orto. Kapag ka kasi hindi kayo naka-orto, dito papunta. Kita nyo yung preview. Kung saan papunta yung cursor nyo, dun papunta yung object. Para madaling tingnan, lagay natin dito. Ayan. Ayan. Kung saan nyo dalahin yan, dun siya papunta. Kung maglagay kayo dito, halimbawa ay 200. So, pupunta siya dun sa direction na yon na 200. So, yun sa madaling salita. So, kaya mag-orto kayo para pantay. Tinhilahin nyo lang pataas. Then, type in 50. Ayan. Okay. Naging malinaw ba yon kung paano i-siya move? Sir, pwede po, yes. Ano? Pwede pong, pwede ka pong ulitin nyo po yung part na nag-fillet po kayo. Okay, so pero okay na sa move, yung nagtanong kanina. Okay na po. Okay na, okay. Okay, so sa fillet naman, ganito.
Balikan na lang natin dito. Okay, so fillet, ang command ng fillet natin is F, di ba? Sabi ko sa inyo. So fillet, enter. So, di ba, pagka si fillet, tatanungin niya kayo, select first object. Pero hindi natin isa-select yung first object kasi kailangan natin i-check yung ating radius. Kasi anong mangyayari kapag ka-finilay natin to? O, di ba, kanto? Kasi zero yung radius. Yan. Wala namang bowl na ganyan, kantong-kanto. So, fillet natin. Fillet. Then, nakalagay sa instruction ang radius niya. So, paano ba magpalit na radius? Ito, nandito sa baba, radius. Or yung, kapag nasa command kayo ng fillet, press R, enter. Then, select the radius or enter radius, which is 50. Enter. Then, we have the select the first object or the select the first line. And select the lines. 1 and 2. So, yan. Okay, malinaw ba si fillet? Okay, pause. Okay na, pause. Okay, so before we proceed to before we proceed to number 2, any question, final question for water closet on how the process was done? Okay, so I think wala na. So let's proceed to number 2. What is number 2? Sebastian Perez, what is number 2? Andito ba si ano, Sebastian? Sir, wait lang po. Sir, single sofa ka po yun. Number 2. Single. Lavatory po, sir. Okay, so the number 2 is lavatory. So, next time ha, be ready. Okay, so number 2 is lavatory. So, how do we start lavatory? So, step 1, we have rectangle. To create a rectangle is, we have the command REC for rectangle. Pick a point. So, dapat, di ba, dapat pababa siya, ganito? Or pataas? So, nalagay dito is pataas yun kasi positive 500, positive 400. And the pick point natin is nasa baba. So, ulitin natin. Ayan. Then, we put in at 500, 400. Then enter. So that is the size of our lavatory. So step 2, have offset. So offset distance. So tulad ng ginawa natin kanina, offset distance is 30. Enter. Yan. Pick point sa loob. Then magre-reflect na siya dyan. Then you can escape the command. So, we have the step 3. Step 3, select the rectangle. Which rectangle? Yung nasa loob. Then, select the mid grip and drag your crosshair going down. So, what do we mean by this? Ang ibig sabihin natin is, hawakan mo ito, mid grip. Kasi ang tawag ito, corner grips. Ito, mid grips. So, ito mid grip na ito, hawakan mo, pababa. So, ideally, dapat naka-ortho yung kayo or yung F8 naka-on.
Kapag hindi naka-on ang ortho nyo, halimbawa nakatagilid na ganyan ang cursor, tapos hindi kayo naka-ortho, ganito ang mangyayari. So, maglagay kayo ng distance, halimbawa yung nakalagay dito is 40, tapos hindi kayo naka-ortho, 40, ayan ang mangyayari. Naka-skewed ang inyong image or yung inyong drawing. So, ideally, dapat naka-ortho kayo, then type in 40 and enter. So, after entering, we have done the step 3. So, punta tayo kay step 4. So, step 4, we have fillet. Ulit. So, command is F. And we put in radius ulit. Radius. Then, enter the fillet radius, 30. And choose the polyline option. Nasaan na si polyline? Ito, pindutin si polyline or you can use P. Enter. Select the full polyline, yung nasa loob. And naka-fillet na yung corners niya. Naka-polyline. Okay, so next, i-fillet naman natin yung labas in step 5. Etong corner na dalawang to. So we have F, fillet. Then the fillet radius, R. Then specify fillet radius, which is 60. Select the first object. Yung left, bago yung baba. Then repeat the command. Fillet. Tapos ang radius is 60. Then select multiple. Pag sinabi multiple, ilang beses kayo mag-fillet? 1 and 2. Then siyempre pwede nyo i-fillet ito pero hindi na natin i-fillet yan kasi wala sa instruction. So next, we put in a circle and temporary tracking. Okay, so command for circle is C. Enter. Then specify center point of circle. Paano nyo may specify ang certain point, center point of circle? T. Tama ba ito? T? So ito kasi ginawa ko kanina, hindi uma-effect. So, ang solution kong ginawa dito is draw circle. So, ano ba yung hinihinging diameter sa atin? Yes, Philip? Sir, saan nga po ma-activate, sir, yung ano, yung midpoint po ng line? Okay, so activated ang midpoint ng line dito sa snapping. Dito, kita mo tong baba na to. Pag inap yung drop down button niyan, meron yan dito. Endpoint, midpoint, center, geometric center, quadrant, intersection. And yung mga napaliwanag ko dati. Okay, Robby? Sir, paano nga po ulit yung fillet na yung command pong yon? Na litulaan po ako. Yung anong parte? Yung fillet na multiple or fillet na polyline? Yung multiple po. Okay, so multiple. Kung multiple, halimbawa ganito. Balik natin to. Yan. So, halimbawa ganyan tayo. Di ba, nag-fillet tayo ng polyline. Fillet, polyline. Ang radius natin kanina is 30. 30. Tapos, pwede tayo dito mag-polyline ng multiple. Mag-fillet ng multiple. So, pag sinabi mong multiple, diba, gusto mo itong dalawang itong corner na to ang mag-fillet. So, kung gusto mo itong dalawa, kahit iselect mo dito, ito dapat hindi mo ito seselect dito ha. Iselect mo dito sa malapit. Select mo yung kadikit niya.
Then yun, hindi yun magka-cancel ng command. Select mo lang ulit. Select mo dito. Yan. Yan ang multiple. So, paano kapag hindi ka naka-multiple? O, fillet natin. Hindi ka naka-multiple dyan, ha? Pag select mo yan, pag select mo ng padalwa, o, pansin mo yung cursor, hindi na naka-fillet command. Diba? Na-cancel na agad. So, yan yung difference ng fillet na multiple. Ah, okay na sa'yo. Nag-gets Apo, ba? Sir. Salamat po. Apo. Okay. Pages kanina, 60. And multiple. Yan. And yan. Okay. So, ano nga ulit ang ating radius ng circle na ilalagay dito sa step number 6? Diameter pala, diameter. 15 po. Okay, 15. O, yan. So, kung nahirapan kayo sundan yung step number 6, ang gawin nyo ganito. Mag-drawing kayo ng circle dito, then make sure na yung nasa center point kayo, mag-snap. Then hilahin nyo pababa na dito, pababa dito. So, nakuha kayo ng reference point ng movement ng inyong object. So, specify the center point ng circle. Ang sabi niya is yung center point is dapat ay naka 50 from the this line sa taas dito. So, ibaba lang natin to dito, naka ortho, remember? Then type in 50 and press enter. So, ayan ngayon ang ating circle. Diba? So, anong pang isa pang way? Kung isa pang way gusto nyo, pwede nyong mag-line ng ganyan, lagay nyo 50. Then, mag-circle kayo dyan, lagay nyo diameter 15. Ayan, nandyan. Ano pang isa pang way? Pwede nyong i-circle ulit. Drawin natin circle dito. Pwede nyo i-move. Pwede dito kayo humawak. Lagay nyo 50. Oh, nandun ulit si circle. Okay, so, ano? Meron pa. May isa pa. Bawa, nakandito kayo. Pwede nyo i-extension yan. Lagay nyo 50. Tapos, lagay nyo yung inyong diameter. Oh. Ba? So, madaming way talaga. Kung paano kayo mag-drawing nito, nasa sa inyo lang yan. Kung susundin nyo yun sa libro, yung sinend ko na tawag dito, yung sinend ko na instruction, pwede rin. Pero kung meron kayong inyong na-discover na mas mabilis, pwede rin yun. Okay, malinaw ba yun? Tapos. Yan, so tapos na tayo kay lavatory. So ano yung ating number 3? Si Earl Maverick. Ano yung ating number 3? Side table po. Okay, so side table. So side table, simple lang gawin si side table kasi dalawang rectangle lang siya. May dimension tayo dyan, 600 by 600. So take natin ang isang point. Then you can either use dimensions or yung kaninang ginagamit natin, or ganito, at 600,600. Pwede yan. Pwede rin naman gawin natin, rectangle, then pick point, then dimension, 600, then 600. Yan. Parehas din siya. So ano pa ba? Pwede ba ding rectangle? O, pwede rin polyline. Polyline, silicon area, 600, then baba, 600, 600, then close. 600, 600 pa rin siya na, polyline na, rectangle, di ba? So, yun. Various ways kung paano kayo gumawa ng object na prepared din naman ng itsura. So, bahala. Kayo pa rin bahala. So, dimension, 600, 600. Point.
So now offset. Select inside. Then ano ang offset 100. And tick inside, wag outside. Inside ha. Oh. Yan. So ngayon tapos na yung ating side table. So next, meron tayo number 4. Pakisagot number 4. Marion Panganiban. Ano ang ating number 4? Single sofa po. Okay. So single sofa. Ito medyo complicated. Because ang ginawa nito is by dimension. By direction, hindi pala dimension. By direction. So ang ginamit niya is polyline. Polyline, then select the first point. Yan. Then anong sabi? Papunta ng kanan, 895. Punta sa baba, 650. To the left, 120. Up, 525. Then, 655. Pababa ay 525. Left ulit is 120. Then, pwede nyo siyang easy or close para mag-close ang inyong polyline ng ganito. Okay. So, this is one way paano nyo magawa ang inyong polyline. So, since alam nyo naman na 120 itong kapal nito, pwede nyo gawin na ganito. Rectangle. So, take the largest value. So, 525 plus 125. Ito, may function din si, tawag dito, si AutoCAD ng calculator. So, yan, may calculator din po kay AutoCAD. Hindi nyo na kailangan lumabas dito ng AutoCAD para makapag-calculate kayo. And, good thing dito, kay calculator na to, halimbawa, you put in rectangle, then, hindi nyo alam yung dimension, di ba? The dimension kayo, what is the length? Pwede nyo lagay, calculator. Hindi pala. So, hindi pala pwede sa rectangle yon. So, 525, pag plus na lang natin to sa 125. So, mayroon tayong 650. So, itong 650 na to, pwede nyo i- value sa command line, ganyan. Hindi, ito pala pwede to. Huwag nyo i-close yung calculator, rectangle, then dimension. So, specify length for rectangle, 650. I-paste nyo to dito, then enter. Then, enter kayo ng panibago. 120 plus 120 plus 655. Pwede nyo enter yon. Sorry. Requires numeric distance or 2 points. Dito nyo siya i-type pag sa command line. 655 plus 20 plus 120. Then equals. Then i-paste nyo dito. Then enter. So, ayan. So, ito yung inyong single sofa na dimension. So, kita nyo yung loob nya dito sa gilid tsaka sa taas is 120. Offset nyo siya to 120. Yan. Then, ibaba nyo ganito. Trim nyo. And, makakakuha kayo ng ganito. Kung mapapansin nyo, hindi siya joined or hindi siya buo. Okay, so, paliwanag ko na naman sa inyong properties. Let's have properties. Yan. Makikita nyo si properties ganito. So, paano nyo malalaman kung closed ito or hindi? Kasi meron tayong mga gagamitin sa 3D na kailangan alam nyo kung naka-closed or open yung inyong drawings. So, in this case, this is the open
drawing. Ano, this is a closed drawing pero hindi lang siya naka-join. So, try natin i-open. Yan. We can use BO or boundary. Pick point. Then, pick internal point. A closed boundary cannot be determined. So, meaning, hindi ito closed. So, i-close natin. Then, we have BO, boundary. Pick point. Then, pick the internal point ng ating object. And we can create a polyline. Similar dun sa ating unang na drawing. So, parang ito yung naging molde ng inyong drawing. So, paano nyo siya madetect naman sa properties? So, within properties, ayan. So, sa properties, pwede nyo siyang i-check dito. Kapag nakalagay dito sa baba, pinakababa ito ha, pag sinuzoom, in-scroll down nyo. Under miscellaneous, meron dyang close. So, pag close, naka-yes is meaning yung inyong object is i-close. One. So, pagka sinelect nyo naman tong dalawa, so it is closed is no because hindi ito naka-join yung dalawa. So, ano siya as open objects. Pero pag binoundary natin siya, magiging closed object siya na ganito. So, kung gusto nyo i-close, pwede nyo din naman siyang i-join. Yan. So, ngayon, close na siya. Naka-yes na. Okay. So, question dun sa ano? Sa boundary and adjoining. Yes, Mizuki? Sir, ano pong ginagamit natin units pag po ganyan yung ginagawa? Okay, so lagi naman, primary units natin dito is millimeters. Lagi tayong nakaano dito, millimeters. Okay, so yan, so delete na natin tong isa. Then, may isa pang rectangle na ito-drawing. So, pick point is here. Then, ang nakalagay is at 655 minus 500 comma minus 500. Okay, yan. So, mind you, nagsimula tayo ng drawing is dito. Yan. So, yung square natin is napunta dito kasi yung value natin is positive, papunta sa right, and negative, pero papunta sa baba. Kaya nandito siya. Yung values ng ating at. So, at the same time, pwede rin naman gumawa kayo ng rectangle na dimension is 655 and 500. Yan. Delete this one. And move na yung rectangle na yan dyan sa loob. So, ayan. Pwede yan. So, next, tapos na tayo kay single sofa. Number 5. Si Isa May. What is number 5? Door po. Okay, so number 5 is door. So, how do we create door? Door, step 1, rectangle. Oo, medyo paulit-ulit na. So, specify command point. Then, other point is at 100. Ay, 1,000 pala. Okay, so paano kayo magdadagdag? Halimbawa, 100 lang to. You can add. So, stretch. May stretch yan. Kita nyo sa command line. Stretch, then add the missing values, which is 900. And ito ay magiging 1,000. Yan. So, ito, tinanong sa akin kanina, sir, paano...
paano na stretch to na ganyan. So, halimbawa, may, silimbawa, mali yung input mo, 500. Then gusto, ang actual value is 1,000. So, dagdag mo lang dito yung displacement ng object nung sinelect mo na line, then add 500, magiging complete na yung inyong value. Okay, nuggets ba yun? Parang siya yung ginawa dito yes, kanina sa lavatory. Yung ito lang yung in-stretch mo dito. Okay, so nakuha natin yung door. So next, we'll have the arc. So arc. Hindi dito. Itong pull-down menu, arc. So web center start end. Nasaan ang center start end? Ito. Ang center mo ay nandito. Center. Ang start ng arc mo ay nandito. Then the end is... So let's hold control para umikot. Mali. Ulitin ko. Center start end is here, then lagay niyo dito yung 1,000. 1,000, dapat yan ay andyan, then end ng arc ay ito. Ang mapapansin nyo, hindi tama. Pero okay lang yan kasi this is a representation ng swinging door. So okay, so tapos na tayo sa sa arc, sa door. Okay, next, we have number 6. Mr. Jimwell Charles. What is number 6? Three po. Okay, so number 6 is the 3. Okay, 3. So, una natin gagawin. Kailangan natin ng line. Line. Pick point A, then specify point B. I-drag nyo sa kanan, then type in 500, enter. So, ito yung ating line. So, next. Kailangan natin line dito sa gitna. Pindutin niya yung line na gitna. Kalagay sa step 2 is corner point, pick midpoint A. So, ito yung gitna, midpoint. Then, specify other corner point at 100. Angle 90. So, instead of inputting at 100 angle 90, lagay na lang natin is 100 and itutok natin sa taas. So, 100 yan. Ito yung kalalabasan niya. So, step 3, we have to draw another arc. So, A. So, it will ask for start point. Click start point here. Then, the second point. Dito. And third point. Or the end. Dito. Okay. So, nakita nyo yung step 3. Then, step 4 na tayo. Line, pick point here, then at. O, dito magandang gumamit ng at. Kasi at, 200, angle 45. Yan. So, nakastick na yan, angle 45, enter nyo lang, nandito na siya. So, ano ba alternative way para gumawa nyan? Kung gusto nyong type na type nyo yung katulad nung gawa kay Orto, pwede nyong gawin si Polar. Kasi polar is F10. Then you can put in line. Ganun din. So, mag-i-snap yan. Nag-i-snap siya at 45. So, 90, 45, then 0. Bakit? Kasi ang nakaselect sa atin is 90, 45, 90, 135, 180. Yan. So, kung saan mo siya itapat dito, kung angle or mga angles yung kailangan yung i-work out, pwede siya dito. Yan. Pakita nyo yung mga nag-snap na ganito.
E paano pagka inon nyo yung 5 degrees by 10 degrees? So, try natin yung 5. So, kung 5, every 5 degrees, nag-snapping siya. Yan. So, kung 45, let's put in 200, the length of our line. Enter, and it is the same. Diba? So, dito nyo na nakikita yung application ng ating, yung mga naging discussion natin earlier in creating objects. Okay, so, how next we have to copy. Copy. So, imbes na magka-copy kayo ng ganyan, copy nyo dito. So, pararamihin nyo na ganyan. We can use the command array in copy. And we can array and enter the numbers to array. Nakalagay sa libre is 25. So, let's follow 25. Ang una nyo makikita is ganito. Yan. These are 25 arrayed numbers. So, how do we fit these lines in this drawing? So, we select F, enter. Then, pindot nyo lang sa dulo. And enter ulit. Yan. So, we have finished the following. Then, we go to step 6. So, step 6 naman, mag-trim na tayo. So, trim, the command is TR. TR, enter. And pick nyo lang itong nandito. Ah, hindi. Ito yung original. Ito pala yung naka-mode na ano. Ito yung default mode. So, pagka-enter nyo ng trim, pagpindot nyo, pipindutin nyo yung cutting edges, then enter. Then, saka nyo isa-select yung inyong puputulin. Ayan. So, ganun po siya mapuputol. Then, you can delete the remaining two lines. And you can also delete this line. And this line. Ayan. So, ano alternative nila? Pwede nyong select muna lahat. Then, enter the command, erase. Erase, ayan. Enter, then mag-erase siya. Or pwede naman na katulad ng Word, select the object, then click the delete button or on your keyboard. Ayan. So now we have the lines on the leaf. So the next we have step 8. Step 8 na tayo. We need to mirror in the axis. Yan. So pag mirror nyo, ulitin ko, select everything, type in the command mirror, or you can type in the command mirror. Select the object you want to mirror, enter, then select the axis. Kapag dito nyo nilagay, doon yan sa kabilang side. Kapag dito nyo nilagay sa kabilang side, pag dito, ayan. So either here or here para mag-mirror siya doon sa line. So let's pick here, then click, left click. Makikita nyo, tatanungin nyo kayo, erase source object. Kapag ni-yes nyo, madi-delete itong naka-blue. Pag ni-know nyo, mag-stay lang siya, makakopy siya. Okay, so ngayon meron na tayong dahon. So, yung dahon, i-array natin siya. So, now we have the command array or AR. Yan. So, you can either command array first, then select the object. Or yung katulad ng ginawa ko kanina, select muna the object, then you can array. Then you can enter. So, it will ask you, is it a rectangular, a path, or a polar? So, since kailangan paikot yung ating pattern, we click polar. Or we command PO in the command bar kung hindi nyo nakiklik yung mga ganito. So, natatanungin niya, specify center point of array. So, center point natin is ito. And tatanungin niya kayo is,
grip, select grip to edit array or exit. So pag pinindot nyo exit, mag-exit yung array and ayan na yung object nyo. So kung makikita nyo polar array, nakalagay dito sa ating sa PDF, sa handout na binigay ko, items is 6 and the fill is 360. So paano kung ang ginawa natin is 180? Yan. So ganyan yung magiging fill niya, 180. Kung 270, yan lang, hindi siya buo. Then let's put it back to 360. Yan. So paano kung 3 leaves lang? Ganyan. Kung 5 lang, ganyan. And kung 6, ganyan. Okay, so kung i-enter natin yung exit. Okay, so tapos na yung ating tapos na yung ating tree. Okay, next. And the final item, item number 7. Or Katricia, Maris, can you identify what is item number 7? Island sofa po. Okay, number 7 is an island sofa. Ito yung pinakamalaki nating item dito. So, there are many ways to create this island sofa. So, itong gagawin ko is one lang. Isa lang. Pwede niyong gawin. Isa sa mga pwede niyong gawin. Yan. Okay, so. So, pag sinundan niyo yung instruction, ito lang yan. So, enter 3, 2, 6, 5. Then, baba tayo dito. Ay 315, then 100, 950, 100, baba ulit, 580, then 920, umangat tayo, 900, 2000, oops, 200 yun, 2000, yan. Taas tayo 200, 345, and close na natin yan. Okay. So, hindi siya naka-polyline, pwede natin siyang i-join para maging polyline. Okay, so now, may step 2, paano natin ilalagay yung rectangle sa loob? You can either do the following, mag-rectangle kayo ng ganyan. Kung alam niyo yung corner point dito, select niyo na lang dyan. So, in case na ganito, eto, yan o. So, i-extension niyo siya. Yan, makikita niyo naman yung extension line. So, ito yung magkagandahan ng merong snapping na extension. O kapag ka hindi niyo alam, para di naman mahirapan mag-move. Then type in 345, negative 345, ay mali, 345 pala dapat. Okay, 345, yan. So ito ngayon yung ating sofa, malaki, island sofa. So the following are the basic items ng ating blocks for AutoCAD. So, any question before I proceed to block? Or may mga hindi kayo nalinawan na kung paano nagawa? Any reactions? O ba may gusto kayong ano? Sir? Yes. Sir, yung pong tripod. Paano nga po ulit naging anim po yung parang leaves? Okay, so paano naging anim yung leaves nito is reset natin. Join ko na lang ulit. Ano man dimensions na? 500. Keep na. 200. 100.
Arc. L. F10. 200. Copy. Array. 25. Fit. Trim. And delete. And mirror. Oops. Yan. So, ito yung object, di ba? Kaya ari mo, yung question mo, di ba? Tama ba? Kaya ari? Opo, sir. Okay, so ari, command array, array, R, AR. So, sa-select ka lang dito nung, kung nakita naman natin last time yung rectangular and path, then yung polar, di ba yung polar, yun yung paikot na bilog, yung mga butas, or yung bola. So, ang sa-select natin is yung polar. So, ito yung gitna ng ating tree. Pag pinindot mo yan, automatic, may values na agad na nandyan sa loob. So, default nyan is naka 360 and naka 6 yung items. So, kung gusto mo, palitan mo siya ng items, gusto mo siya ay 20, pwede naman. Pwede mo siya ay 10. Yan. So, mo siya ay 6. So, dito mo lang siya babaguhin sa items. Okay, okay. Okay na, boss. Okay. Salamat. So, any other questions? Reactions? Ba meron kayong hindi na malinaw dyan dito sa mga items na to? Or yung mga sumasabay na hindi makuha? Kung tama ba yung kanilang drawing? Meron ba dyan? Okay. Sir, paano yung step 6? Step 6 ng... anong drawing? Step 6 ng... Step 5 po pala, sir. Step 5. Step 5 ng... Anong drawing? Yung sa dahon po, sir. Yung 3. Okay. Yung sa 3. Wait lang. O, ganito. Ang command natin is copy. So, kapag ni-regular copy mo lang siya is ganito, di ba? Yan. Then, is kung saan mo lang siya snap, dun lang siya kakopy. Then, ganyan-ganyan. Pero kapag ka-copy, then, inari, dapat pipindutin mo muna dito sa base point. Yan. Tapos, saka ka mag-command ng array sa second point. Letter A. Enter. Then, items. Kung ilang items yon, then, click fit. Then, lagay mo lang dito sa dulo. And, makukuha mo na si 3. Yung mga dahon. Okay na, ano ba yun? Manaliwanagan ka na ba doon? Yes po, sir. Thank you po. Okay. So, last call. Any question? Oh, wala na. Okay. So, next naman natin is on block. So, what are blocks? Ang block natin is a collection ng isang object or a library
ng objects of the same type. And kapag in-edit mo si block, ano na siya? Pag in-edit mo si block, yung block, yung object na naka-block dito sa ating drawing, mababago rin. So, example, copy natin to. Itong toilet bowl, kunin natin. Yan. As comparison. Okay. So, itong isang toilet bowl, ibu-block natin, block. Then, this is the creation or block definition ng ating block. So, let's make the toilet bowl block by entering a name. Anong name niya? WC. Dun sa dulo. Sa last page. So, we have the WC. Then, kapag sinabi mo base point or specify on screen pick point, so, you always pick a pick point. So, when we say pick point, ito yung object mo. Then, kung saan siya mag-co-connect. Yan. So, maya, pag in-insert natin, makikita nyo kung saan yung gamit ni pick point. So, now, we have specify objects on screen or select objects. So, since nag-select tayo ng object kanina, ito. Ito na yung magiging block natin. So, we have retain properties. We have a convert to block and a delete. So, when we select retain, kung ito ang naka-option sa atin, ang ating drawing ay magiging mare-retain or yun pa rin. Kung ano yung din-drawing natin kanina, yun pa rin ang itsura niya. Eh, walang magbabago talaga. Pero, magkakaroon ka ng block na ganito. Nakatulad na sa na may pangalang water closet or WC. So convert to block, makita nyo, itong drawing natin ito magiging block. Then delete, self-explanatory, pagka inokay mo to, madi-delete to, then may block ka pa rin dito. Okay? So annotative, kapag may mga ano ka dito, text or anything, scale uniformly. Kapag halimbawa gusto mo ayaw mong masira yung itsura nung nitong block mo na to, and kapag yung halimbawa hinihigit mo siya papunta dito, lumalaki, and uniform yung laki niya, hindi siya na stretch, hindi siya na-widen, hindi siya napipisa, ganon. Then since may pangalan naman tayo kay block natin, water closet, let's click okay. Ayan, pwede din kayo maglagay ng description dito kung para saan nyo ginagamit yan, anong conditions ginagamit ang ating water closet. So, we have also block units in the following. So, I'll always stick to millimeters kasi ito yung ating laging ginagamit sa industry. So, let's click OK. Yan. So, what is the difference between a block and a regular drawing. So, regular drawing mo, yan, select mo, ang dami mong sineselect. So, pag kay block, isa lang. Then, yung pick point na pinili mo kanina is ito. Yan. So, for example, ito yung line na ganyan. Lalagay mo siya sa pader, ididikit mo. Ang gagawin mo lang kay block, pindot dito, left click parehas yun ha. Pindot mo lang dyan and tapos na. Okay, so anong gagawin mo pagka ganito naman kay hindi naka-block? So i-move mo, pindutin mo dito. Tapos kailangan siguraduhin mo naka-select na ganyan. Diba, masyado matrabaho. So ano pang advantage ni block kay hindi naka-block? Ang ganito, kapag ka dumami ito ng dumami, ang file size ng inyong AutoCAD is palaki ng palaki. Samantalang kapag ka ito ang inyong ginagamit, naka-block yung inyong drawing, kung halimbawa ay mag-insert kayo ng marami, yeah, insert, then yan, makikita nyo dito, water closet,
Then, nandun sa pick point lagi yung inyong magiging insertion point. Ilagay mo dyan. Nandyan siya. And parehas siya. Diba? Then, pwede nyo i-select ang base point, scale, XYZ, rotate, explode, repeat. So, when you click repeat, repeat insertion of blocks, yes. Then, alam mo, gusto nyo maraming alam mo, dito. Yan. Ito, CR to, ganyan. Bawa, idol nyo yung pinagawang CR dun sa PNR. Yung magkakatabi, mga holdingan. So, pwede yan. Pick nyo dito. Yan. CR nyo ng ganyan. Pick nyo yan, madami-madami. Then, pwede nyo rotate. Angle nyo, sabihin natin ay 270. Yan. Kaya pindot nyo na ganyan. Yung mga CR nyo, yung mga toilet bowl nyo is mabilis nyo may spread. So, what is another advantage pa ulit ni toilet bowl na nakaka-block or yung nakablock na object? So, for example, gusto mong magbago ng design ng bowl or lagyan mo dito ng flush yung pindutan dito. So, syempre, ang gagawin mo, lagyan mo ito ng yung sa gitna. Gitnaan mong ganyan. Tapos, lalagyan mo halimbawa ang radius ay 5 kasi yun ang pindutan. Ayan, nandyan yung bilog. Palakihan natin ng konti. Hanapin ako tayo gawin nating radius ng circle ay 10. Okay. So, ayan ang pindutan. So, ngayon, ang gagawin mo dyan, kakopy mo. Ganyan, ganyan, ganyan. So, kakopy mo hanggang sa matapos ka sa mga toilet bowl mo. So, na kung yan ay 1,000,000 na toilet bowl, imposible na ganyan lang gagawin mo. Kali mo, i-multiply nyo, every 5 seconds, gagawa kayo ng isang toilet bowl, ganyan lang gagawin nyo. Napaka-impractical. So now, I'll introduce you to block editing or the command, bedit. Bedit. So select kung ano yung i-edit nyo na block. Click OK. Yan. So, ito yung makikita nyo. Nandito kayo sa block editor space. Okay, so, huwag nyo mo napansinin itong block authoring palettes. So, let's focus muna dito sa drawing. So, halimbawa, gusto nyo lagyan ng may flash yan dito. Katulad kanina, yung flash natin. Ba't hindi umano? Yan. Yan. So, may flash na tayo dyan. Pag gusto natin i-save, lagyan natin dito ng box ng tissue. Box ng tissue dito. Yan. Lagyan mo tag. Tissue. Yan. Yan ang box ng tissue dyan. Si close block editor mo. Save changes to water closet. And lahat ng inyong mga naka-block na toilet bowl, meron ng tissue dyan. Meron ng pindutan dyan. So, ilang minutes ko lang ginawa yun? Saglit lang, di ba? Kesa magpindot kayo, copy. Eh, kung 1,000,000 yung toilet bowl nyo, ay baka masisante kayo. So, yun. Ito yung block natin. So, gawin natin block muna tong iba. So, select mo lang yung object. And block or B. Enter. Select mo yung
lavatory, then pick point natin dito is dito, then na-select na naman natin yung object, then click OK, black na yan, yan, so black, o kung halimbawa ay ibablock nyo pa lang, pwedeng black, then, hindi ba, hindi nyo makikita yung object dito, so una, sa-select nyo yung object, ganyan, enter, lalabas na siya dito, specify pick point, then S table or side table, click OK. So ngayon, to confirm kung black siya, yan, black siya. Kung hindi pa black, ganito, so B, select object, enter, pick point, name, sofa. Okay. Then, yan. Naka-block na ulit siya. So, door. Door naman. O, mapapansin nyo. Minsan, ginagawa ko block muna bago select. Or, select muna bago block. So, kapag sinelect nyo bago block, nandito na yung item. Naka-select na dito. Pick point na lang kayo. Pick point niya dito. Then, DR. Okay. So, select. Block. 3. Pick point. Yung gitna. Then, click OK. Oops. Select. Block. Pick point. And, OK. ISO pa. Ah, hindi. Ano ba yung ano nun? Tama pala, iSofa. Okay. So ngayon, pagka tinignan nyo yung insert nyo, yan, nandito lahat yung inyong mga dinrawing na object. So kung edit nyo, pwede nyo ring i-block editor, nandito lang. Nalimutan nyo yung main command. So you can also create block. Dito yon or right block. Yan. Pero I recommend always create block from objects na ganito. I-drawing nyo muna dito bago kayo mag-create ng block. Okay? So, next. Any questions sa block? Sir. Yes. Pwede po sir paghiwalayin kahit naka-block na. Ano, paano paghiwalayin? Yung ano po, yung hindi na po siya magiging block, parang marami na po siyang object. Okay, so hindi mo, ayaw mo siyang i-block na ganito. Diba, inaano mo to, tapos nakuha mo si block. Gusto mo siyang alisin na hindi siya block. Tama? Tama po. Halimbawa, gusto mo siya, unique siya. Halimbawa, siya lang yung may takip. Yung ibang CR walang takip. Tapos yung may box ng lotion dito. Lagyan natin nandito. So, pwede mo yung gawa ng i-drawingan mo siya dito. Yan. Paano mo siya? Kapag ka yung block mo, may option niya na. Dito tayo. So, kung magbablock tayo, halimbawa, block. May option yan dito na allow exploding. So, pag enough mo yung allow exploding, hindi mo siya ma-explode. So, since yung mga object natin dito is naka-allow exploding, ganito yung mangyayari. So, select mo yung block. And have the command explode or X. Explode, enter. Pag na-explode mo yan, magiging regular object na yan. Ayan.
O, tanggalin na natin to. O, yan, may takip na siya. O, siya lang din ni lotion. Pwede mo siyang gawin ulit na black. D. Then, number one. Water closet. Then, click OK. O, ngayon. O, may bago ka ng toilet bowl. Ah, nasagot ba nun yung tanong mo? Okay, sir. Tama po. Okay. Okay, so sino pa? Mga naguguluhan pa dito sa ano? Sa block. Oh, malinaw na ba sa inyong lahat? Ang block. Malinaw po, sir. Okay, so proceed tayo sa next natin. Okay, so after ng blocks, another important part naman ng ating drawing or sa AutoCAD is plotting or layouting. So how do you lay out, how do you plot your drawings? Pinaghihiwalay-hiwalay ko lang to. Huwag yung masyadong pansinin. Is dapat galing dito. Sa nasa baba na to. So what is a good example ng ating layout or a properly layouted na drawing? Dito. Okay, so ito yon. So remember everyone, kapag ka nagda-drawing kayo is always draw it in the model space dito. So baba na to. Model space na naka 1:1, meaning kung makikita nyo to, we have 500 millimeter frame spacings throughout. So ibig sabihin yung sections na ito, yung from 0 to 18, ang spacings niya ay 500. So, ayan. Kita niyo yung units nito is 500 by 500, 500, 500. Then, ito ay 508. Tama ba? Ayan. 508, 508, 508. So, kada sukat niyan is accurate ng 1:1. Ayan. Lahat yan ang mga sukat niyan. Kung anong sukat niyan actual size, yan ang sukat na dapat niyong to drawing. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Ang 1:1. So, meaning 1 unit ng model nyo is 1 unit is equals to 1 millimeter ng item. So, saan natin to i-scale? Sa paano natin to lalagay ng margin ng title block? Pero kung makikita nyo ito, plan ng isang light chip. Yan. So, may ganito pa yung midship section. So, dito kayo pupunta kay layout. So, ito. Itong ganitong layout. Dito to dapat ginagawa. So, ito medyo malipat to. Kasi, dapat yung layouting mo is... Halimbawa, ito, isa lang tong makikita na may papel na ganito. Then, dapat, halimbawa, itong layout 1, dapat ito ay, nakalagay dito ay lines drawing. Then, layout 2, ito dapat ay nando sa kabilang sheet.
Yan nakalagay sectional area and load water line. Dapat ito yung itong tabs na to sa ilalim, ito dapat ay mapupuno nyo. Or kung hindi man, marami to. Kung marami yung drawing nyo. So, yan. Ano ba? Sectional area and load water line. Papalitan nyo. Paano nyo palitan yung pangalan? Bawa, layout 1. Double click nyo lang. Yan. Lines, drawing. Papalitan nyo na siya ng pangalan. So, halimbawa dito sa kabila. Lagay nyo ay hydrostatic plan. O line, lines pala dapat to, lines. Yan. So, mag-layout kayo ng layout ng ganyan, madami ng madami. Pag-ihiwa-hiwalay niya yan. Yun yung dapat. Para madali kayo mag-plotting. So, anong bad example? Itong ganito. Sa industry, makaka-encounter kayo ng maraming ganito. Kasi ang survey ko, karamihan ng mga na-encounter ko, karamihan ng engineer, hindi marunong gumamit ng layouting, ganito yung ginagawa nila. Dito nila dinadrawing yung title block nila and yung mga margins. So ito, ang 1:1 dito sa kanila is yung sukat ng papel. So 36 by 24 inches. So ayan, sukat na sukat yan dito. And itong drawing na ito ay scaled down na. So this is already 1:150. Yan, hindi mo na yan mababago. And mahirap itong pakialaman na drawing kasi nga naka-scale. Diba? Kung magdodrawing ka dyan, ay dapat ito 150. Magko-compute ka pa para mabago yung nandito na nakalagay. Na ano ba? Nagigets nyo ba? Kasi parang hahaba pa yung process. Ganun. So marami kayong may encounter na ganito sa industry. Kasi hindi sila marunong ng plotting and layouting. Yan. Makikita nyo, lahat talaga ng plano yan. Hindi ito 1:1. Sabihin natin yan, 65 meters. Pag ito sinukat mo dito, dapat dulo-dulo, din sukatin mo sa dulo. Kita mo, ang sukat niya is nasa abot na ng 75. 75 ano ba ito? 75 meters. So talagang malaki yung difference niya. So yeah, kahit naka-scale yan ng 1:150. So talagang mga magbabasa dito mahihirapan kasi hindi siya naka-scale. So compare natin dito sa kabila. Kapag may binago ka dito, bawa dito, bawa itong formas, tanggalin natin, lagay natin dito. Kapag balik mo dun sa drawing na meron ng formas, ito, nandito. Ay, hindi ito, itong isa pala. Balik lang natin. Ito. Pilagyan natin to. Pagbalik natin dito is nagagalaw na siya dito. So dito kayo mag-edit sa model. Then dito sa lines draw, sa layouts nyo, dito kayo maggalaw nitong ito, spaces. So punta tayo doon sa drawing 1 kanina. Ito. Halimbawa, ipiprint natin tong toilet bowl na to. So, let's have the layout. Delete muna natin to. So, anong unang step natin? Ang unang step natin is we initiate the command plot or PLOT. Then, kapag nakita nyo to, we notice that you have multiple drawings layouts open. Batch plot publish is available for multi
plotting multiple sheets at once. So, ignore nyo muna to. So, continue to plot a single sheet. So, meaning, continue to plot a single sheet. Itong sheet na active lang na ito, itong layout 1 lang. So, page setup. So, isa-isahin natin to. Page setup. Meron tayong non-previous plot, then import. So, import. Kung halimbawa, meron kayong yung computer nyo is hindi nyo nadala sa school, pero dun naka-settings. Pwede nyong i-import yung settings nun dito galing sa isang drawing. Okay, tapos i-add nyo lang yon. Then, halimbawa, mababago na lahat ito. Printer platter, paper size, layout, scalings, and anything na nandito. So, pinakamataas sa kanila na option dito is yung page setup. So, next, we have the printer or platter. So, printer or platter, kita niyo yan na kung ano-ano nandyan, kung depende sa laptop nyo, kung ano mga naka-install na printer, yan yung lalabas dito. So, ang suggest ko muna sa inyo is use AutoCAD PDF. So, high quality. Then, pag nag-properties pa kayo, ito, kung mga marunong kayo mag-ayos nito. Pero ignore nyo muna yan. PDF options, pwede nyo mag-increase kayo ng DPI or yung resolution ng inyong drawing. Then, sa paper size. So, paper size naman tayo, meron tayong ISO. A4, A3, A2, A1, A0. So, yan. Ang architecture, A, C, D, E. So, marami tayong pwedeng gamitin dito. So, let's stick with ISO A4. And what to plot is layout ang layout muna. And scale, wag nyo itong babaguhin. 1:1. Then, 1 millimeter is equals to 1 unit. Then, pwede nyong i-scale line weights. Pero pag minsan hindi nag-a-appear yung line weights nyo, pwede nyong i-off yan. So, quality. Dito naman tayo sa gilid. Plot style table. Ito yung mga kulay, mga settings ng inyong AutoCAD, or halimbawa meron kayong mga line types and line weights, yung kapal, yung nipis, yung mga patterns ng inyong drawing, kulay, and anything na may kinalaman sa layers, dito po siya nyo pwedeng ilagay. So, alam mo, colorful yung inyong drawing, pero gusto nyo mag-print lang siya in a black and white, you can select ng grayscale or monochrome. Ganon. So, none muna tayo. So, quality, pwede nyo i-maximum yan. Maximum is 200 dpi. For presentation is the same. And normal is 100. So, plot in background. So, pag nag-plot in background kayo, pag okay nyo to, pa-plot yung inyong AutoCAD in background process. So, hindi siya yung main process ng gumagana sa AutoCAD nyo. Nasa computer nyo. Nandun lang siya sa likod. Silently nagpa-plot. Then next, we have the object line weights. Plot object line weights. Pagka enough nyo tong object line weights, hindi niya babasahin yung kapal at saka yung nipis ng inyong mga drawings na in-indicate doon sa drawing. So, lagi nyo yung i-on kung meron kayong mga line weight. Then, i-off nyo kapag may check-in lang kayo, ganun, kung naglumalabas pa. Then, next, we have a plot transparency. Kung may settings kayo ng transparency na nilagay doon sa inyong mga layers or sa inyong mga drawings, pwede nyo checkan to para mag-fade mo ng konti yung inyong mga drawing or yung inyong mga lines. So, ito by default is naka-off. So, plot with plot styles. So, plot styles is itong nandito. And yung mga naka-layers nyo, anong mga line weight, line types, so on and so forth. So, plot paper space last. Ano ba si paper space? Si paper space is ito. Anything na ilagay nyo dito, siya yung huling mapa-plot, uunahin niya yung model space.
So, tandaan nyo yung dalawang terms na yun, paper space and model space. So, next we have hide paper space objects. So, hide paper space objects, maha-hide niya kahit anong i-drawing nyo dito sa layout. Okay? So, we have plot stamp on. So, kung may settings kayo na stamp na gusto nyo ilagay doon sa inyong drawing for confidential purposes, anything you want, pangalan nyo, ano man, pwede nyo itong i-on. And save changes to layout. So, pagka chinek nyo ito, magsasave yan dito sa layout. Okay, sorry. Okay, so we have the drawing orientation. So for drawing orientation, meron tayong portrait and landscape. Pwede rin kayo mag-plot upside down. So for now, lagay natin siya sa portrait. Tapos let's click apply to layout and cancel. Saglit lang. Hello. Okay, so yung ginawa natin kanina na first step is just to test kung ano bang magiging itsura sa ating plot or sa ating layout. So back to plot, ano bang size ng ating ISO ng A4? Paki-confirm nga ako kung tama na 210 by 297 mm ang A4. Paki-confirm? Anyone? Sir, 210. 210 tama. 297. Tama. Okay, tama. Tama po. Okay, so kung mapapansin nyo, nag-drawing ako ng rectangle dito. Yan. So, next step natin is ililipat natin itong papel na to dito. So, paano lang gagawin natin? So, plot natin. So, plot. Then, what to plot is dapat nakalagay ka sa window. Select mo yung corner, select mo yung kabilang corner, center the plot, then i-apply to layout mo lang, then cancel mo. So ngayon, yung rectangle mo, nasa loob na ng, yung paper mo, nandun sa loob ng rectangle na una mong ginawa. Ngayon, maglalagay tayo ng margin. So margin natin, ang margin namin kasi sa naval architecture is 25.4. Yan. So A4 kasi to kaya maliit lang. Kaya sobrang laki. Kasi 1 inch. Tapos kunin natin ang ito. Kunin ko lang to. Yan. So ganyan. Ang sukat nito, ipapasa ko na lang sa inyo sa tawag dito sa classroom. So ito is 25.4.
itong sukat nitong sa school. So lalagay niyo yung school dito, Batangas State University, then yung address. So itong name of bezel, palitan niyo ito ng project. Dapat nakalagay dito is computer aided design. Malagay niyo yung course. Then sheet content is kung anong lalagay niyo dito, halimbawa ay drawing or layouting. Then drawn by, pangalan niyo, initial niyo, then apelyido niyo. Raised by, initials, then apelyido. Checked by, so ito na lang gamitin niyo sa akin. Checked by. Then delete niyo sa instructor, ilagay niyo ito. Tanggalin niyo lang yung BS. Ilagay niyo ito, Naval Architect and Marine Engineer. So sa scale, depending dun sa drawing niyo, kung anong nakuha niyong scale. Drawing number 1, sheet 1 of 1 ang ilagay niyo. Okay. So ganito yung gagawin niyo sa sunod niyong activity after ng drawing. So na ilagay ko na dito yung title block. Magvi-report kayo. Ito yung magiging model space natin. Yan. So makikita nyo na dito ako nagda-drawing kanina kay model space. And if you would notice, habang ginagalaw yun nandito sa loob, hindi gumagalaw yung paper space. Kahit dito ako mag middle click, ang gumagalaw ito pa rin model space. So itong nasa loob ng bintana na ito, ito tawagin na lang natin itong bintana. Nasa loob nito is the model space. So, itong nasa labas na ito is the paper space. So, makikita nyo na may ganito. Yan. Kapag ka nasa model space yung inyong layout. Pero pag wala kayo nakikita na ganyan, kayo ay nasa paper space. But you can freely zoom in and zoom out in the paper space, pero once na nag-click kayo or nag-double click kayo sa model space ng AutoCAD, ito yung mag-zoom in and zoom out. So be careful. Ang isang trap na kalimitan nangyayari sa mga nag-AutoCAD, boya, zoom in, madodouble click. So ngayon, nasa model space ka na. Diba? So, paano ka ngayon aalis sa model space para ma-zoom out mo ulit yung kabuuan ng papel? So, the command is paper space, PS, enter, then nakaka-zoom out ka na ulit sa paper space. Diba? Okay ba yon? Kasi kung bawa, nag-zoom in kayo dito, na-double click nyo to kasi may na-edit kayo dito. As napansin nyo, ay, teka lang. Anong itsura ng drawing ko? Sa ano, kasama yung layout. Eh, zoom out kayo na zoom out ng ganyan. Hindi naman mag-zoom out. So, para makalis kayo, command nyo, paper space or PS, enter. And feel free to zoom out. Okay. So, meron ding command pa dito. Na, diba, ito, ang sinabi nating scale nito sa model is 1:1. So, anong scale niya na dapat dyan? So, kung nag 1:1 tayo, na actual size niya, lagpasan sa papel. Yan, o. Ganyang kalaki yung tunay na bowl. So, ngayon, 1:2. And 1:4. So, pagkakasyahin nyo siya dito. Yan. So, hindi. Igawin yung 1:10 para kung halimbawa may dimensions yan dito, lumalabas yan dyan. So, mind you everyone, ang gagawin nyo ito dun sa inyong naunang ginawang assignment
na dinrawing. So, yung mga dimensions yun dito, kompleto. Na dapat kompleto yan dito. Tapos, nakalagay yung scale niyan. Bawa na, sumakto 1:10. Palitan niyo yung scale dito. 1:10. Okay, any question sa layouting? Sir, 3D po ba o 2D? 2D lang. Hindi nyo naman kailangan mo ng 3D. Okay, so pag ipinasa nyo sa akin yan, pasa nyo yung DWG, same time, ipa-plot nyo na siya. Plot, enter, then, naka-PDF na, tama na yung ISO nyo, then pipindutin nyo na yung OK. Then, drawing one, layout one, sample, bowl, save natin, lagay natin sa desktop, save natin, anong itsura niya? Saglit lang. Okay, so ganyan na magiging itsura niya. Yan. So, this is printable in A4 paper. So, dapat lalabas dito yung mga dimensions nyo ng mga drawing nyo. Then, kung anong drawing yon, clean by drawing number 1, anong pangalan nyo dun sa ano. Then, mga paltan nyo na lang to. Then, sasend ko naman sa inyo yung sukat nito mamaya. Then, dapat ito ay computer-aided design. Lagay nyo dito ay subject. Then, the school. Kung maglalagay kayo ng logo dito, pwede rin. So, di ko na nire-require yun. Kailangan lang is mapalitan nyo ng school to. So, ito muna yung gamitin yung title block. Kasi hindi ko alam sa inyo sa automotive kung ano ang standard ng title block nyo. Basta, to keep you informed, this is the title block ng Naval Architecture and Marine Engineering. Okay, so PDF and DWG ang inyong ipapasa. Wait lang. Ayun, nawala. Nawala na. Okay, so any question? Final? Sa block and layouts. Then, okay lang ba sa inyo na next week mag-ano tayo face-to-face? Hello? Yes, sir. Opo, sir. Okay lang. Okay, so mag-face to face tayo sa ano, sa ME Lab dun sa baba. Sa Monday, next meeting. Then titingnan ko rin kung nakaka-drawing ba kayo lahat. Okay? Masatel na muna ko. Okay, so any question? Last questions na. Tapos nagdi-dismiss na ako kasi sabi ko sa inyo, ang last hour ng nito is dedicated para sa practical ninyo na practice. Then, kung mga may hindi pa nakakagawa dyan nung pinapagawa ko, due date ngayon hanggang 11:59. So, bukas late na yon. Okay?
Okay po, sir. Oh, yes, John Carl. Sir, magdadala po ng kanya-kanyang laptop. Oh, dala kayo ng inyo-inyong laptop. Kasi baka pagka satisfied ako sa skills ng overall ninyo lahat, simulan ko na yung 3D. Mag-3D na ako. Kasi mas mahirap ipaliwanag yung 3D ng online kesa ano, kesa face-to-face. Okay? Okay, sir. Okay, so maglalabas ako ng assignment na kasunod. Yung naka-base din yun doon sa ano, sa una nyong ginawa. Ile-layout nyo lang yung una nyong ginawa. Madali lang naman yun. Sundan nyo lang yung ginawa ko kanina. Then, I'm sure matatapos nyo yun. Okay, yun lang muna, class. Please practice pa, AutoCAD. I expect next meeting natin, marunong lahat.